Hi guys! Gawa tayo ng salad ngayon from the garden. So I have here kamatis, yung ating cucumber, at kumuha ko ng kale. So yan, chinap ko lang yung kale. Yung kale medyo ano siya, medyo hard siya guys. So mas gusto ko yung medyo maliliit yung hiwa niya. So pinaliitan ko lang siya. Naalala ko pag bumibili ako dati ng kale, minsan sumasakit yung bagang ko, kakanguya. Pero yeah, very healthy yung kale. So, at saka meron tayong sa garden, so we have to like take advantage of that. Bali, dalawa pala yung variety ko na kale. Yung isa very curly, yung isa naman medyo ano lang siya. Hindi siya ganun ka-curly. Tsaka medyo flat siya. Pero yung curly, yung para sa akin, mas gusto ko yung lasa. Tapos, meron din tayong cucumber from the garden. This year, ito yung cucumber na tinanim ko. I don't know which is better, pero parang gusto ko rin to kasi yung matataba kasi guys, ayoko yung sobrang malalaki, yung buto. So, okay na sa akin to. Yun nga lang, maliliit siya. Pero mahaba naman. So, siguro lalagay ko ditong cucumber dalawa. I have to do voiceover guys kasi yung asawa ko sa baba nagbe-videoke. So, bawal ang may music. So, nahugasan ko muna dyan yung cucumber. Hindi ko inaalis lahat ng balat as long as may konti lang natira. Ayoko naman marami kasi matigas na. Matigas na nga yung kale. Ayokong matigas yung cucumbers. So yan, hiniwa ko lang siya. Hindi ko siya niliitan guys. Ganyan lang yung hiwa ko kasi matatabunan siya ng kale na dahon. So napakasimple lang. Yan lang nilagay ko, cucumbers. Tsaka lalagyan ko rin mamaya ng sibuyas tsaka kamatis. Yan. Itong cucumber na to, hindi siya ano eh. Yung balat niya parang ano, hindi pino. Yan. Kita mo pag binabalatan ko, may natitira minsan pag hindi ko nadidiinan yung peeler. So, pag nag-ano kayo ng cucumber, pag nagbalat, you have to make sure that you wash it after. Kasi alam nyo ba yung cucumbers, guys, meron siyang tagta. So, after yan, nahugasan ko na yan. So, kailangan hugasan bago ilagay. Kasi ito pin-re-prepare ko yung salad na to. For, ano, kinabukasan ko nakakainin. Kasi may pasok ako and I don't have to, don't wanna waste a lot of time na maggayat ng mga gulay when I'm working. So, nilalagay ko lang siya sa ref. Tapos may kamatis tayo from the garden to ito, cherry tomatoes. Whoops, nalaglag pa. Nihiwa ko yung cherry tomatoes kasi minsan pag kinakagat mo yan, sumasabog. So, hinihiwa ko siya. Yung pag sobra-sobrang juicy siya. So, hinihiwa ko siya. Gusto ko sana sa salad, yung tomatoes, ayoko yung pulang-pula. So, ganyan ang gusto ko. Medyo ano pa siya. Orange, tsaka yung green. Gusto ko rin yung green. Tsaka iniipon pala namin guys yung aming mga food waste like yung mga gulay kasi nagko-composting kami and we use that every year sa ating garden din. Alam mo naman, nagmamahal na yung mga compost. Tsaka alam namin na organic talaga yung gamit namin. We don't know kung may mga chemicals yung iba. So dito, kalahati lang siguro yung sibuyas na ilalagay ko. Tapos save natin yung kalahati. Dito talaga pag namimili ka ng sibuyas, ang lalaki. So, ganyan talaga guys, hahatiin mo minsan. Yan, chop lang natin. And then, hindi rin ako guys gumagamit ng mga dressing na nabibili kasi mostly sa mga nabibili kong dressing may sugar. So, hindi ako gumagamit ng tamis. And I don't like the taste too. So, ako na gumagawa na sarili kong dressing. So, gagamit tayo lemon, pepper, salt,
apple cider vinegar, yung olive oil, toyo, and raw unfiltered apple cider vinegar yung gamit ko. So, yun lang, pinagsasama-sama ko lang. Mas maganda kung fresh yung lemon na ginagamit natin. Actually, masyadong maraming lemon to, pero gusto, yan ang gusto ko sa salad ko. Medyo may asim siya, tsaka may alat. Ayoko talaga ng matamis na dressing sa salad. Tsaka siguro sanay na rin. As you all know guys, hindi ako nagtatamis. Hindi ako kumakain ng mga matatamis kasi I'm diabetic. And then, iniiwasan kong kumain ng mga matamis. Kung hindi talaga maiiwasan, may ginagamit akong sugar, na healthy sugar, yung monk fruit. Yan, wala. Hindi magbabago yung blood sugar mo pag gamit mo yung monk fruit. So yan, in-strain lang natin. May nasama pang ang buto. Tapos lagyan ko ng asin. Yan. Tapos, pepper. Mas masarap pag maraming pepper. So, lagyan lang natin ng pepper. Pwede kayong gumamit ng kahit anong lagayan, guys. Ito kasi mas madali kasi para ma-shake ko yung bote na to. Tapos lagyan natin, it's very important na lagyan natin kahit konti lang ng apple cider vinegar. Kasi ang apple cider vinegar has a lot of benefits sa atin. Tapos, of course, olive oil. Very optional lang guys, huwag kayong maglagay ng toyo kung ayaw nyo. Minsan di ko rin nilalagyan. Pero pag ganito kasi na kale, sobrang kakapal kasi ng dahon at saka gusto ko medyo may lasa siya. Parang nadamihan ko yata ng toyo dyan pero it's okay. Hindi siya magiging maalat kasi sa sobrang dami ng gulay natin, hindi pa siya ganun kaalat. So yan, i-shake lang natin. Super dark nga siya. But it's up to you. For me, okay sa akin yung taste. Yan lang guys. So lalagay ko lang to sa ref. Tikman natin, of course. Nilagyan ko pa siya ng olive oil. So it's based on your liking. Kung ano gusto nyo na lasa. So yan lang. Ganyan lang kasimple ang gusto kong dressing sa aking salad. Nilalagay ko lang to sa ref, tinatakpan ko yung salad, at kung kakain ako, doon ko lang gagamitin at ibubuhos sa salad natin. So, yan lang yan guys, napakadali lang. Yan na yung dressing ko. Then, this is our salad, ready for tomorrow's lunch. And try nyo rin guys, at saka most importantly, magtanim kayo sa garden. Thank you for watching guys, till next time.